Ayan guys, nandito tayo sa kapitbahay ko. Mangunguha tayo ng hinog na biwa. Kain tayo. Tadakimasu. Delicious. Tani, alam nyo guys, umulan. Hindi na siya matamis kasi umulan, matabang. Yan, kinukuha natin yung hinog. Kurega hinog. Okay. Umay. Ama. Kore ang tamis. Ito ang tamis, guys. Amay na. Umma. Kinakagat ko na lang. Trabaho magkamay. Yan, hiningi natin buto. Sabi na usang, sige, kuha ka lang pag kami hinug na. Kasi sayang din yan man nakakain. Yung baka nakain na lang na ibon, guys, sa looban. Eh, no? Bubulok na lang. Ayan o, dami yan. Kuhanin natin hinog. Kunin siya ito, kura rin na. Kura rin na. Kura iyon ni Naro mo. Sarap. Nandito tayo sa biwa ni Naosang. Ayan, dito tayo na mismo nangunguha. Usang hinginaan. Siya naman nagsabi sa atin guys na free daw akong kumuha. Basta gusto ko, kumuha ko. Sayang guys, tingnan nyo, nabubulok na lang siya ng ulan o. Mama. Ang sarap talaga. Nga lang, minduksay, matrabaho talaga magbalat. Meron tayo ditong lokat na nabili natin ng pagkamura-mura. Ang problema guys, hindi siya ganun katamisan. So para hindi siya masayang, ang gagawin natin dito ay gagawa tayo ng ating pickled lokat kung saan ay babalatan na muna natin siya at tatanggalan ng buto. Guys, ang pinakamatrabahong part dito, yung pagbabalat niya at pagtatanggal ng kanyang buto. Napakalaking tulong talaga kapag gumagawa kayo ng mga pickled at ng pagpo-frozen ng pagkain or pagda-dry. Yan yung panahon na kapag season, makakamura kayo kasi madami kayong magagawa. And then kapag hindi na season, anytime makakakain kayo. Hindi nga lang siya ganun ka-fresh, pero at least meron kayong makakain at malaking tipid yun guys. Katulad ng mga mangga, pwede nyo silang i-frozen at pwede nyo rin silang i-dry anytime ay may makakain kayo. Pwede nyo rin siyang i-pickled, lalo na yung mga hilaw. Alam nyo, pinakamahirap na part sa akin guys kapag ka naghahati ng mga ganitong klaseng fruits. Yung ayokong masusugatan yung mga buto nila. Ewan ko, kung ako lang yung ganun, parang masakit sa pakiramdam ko na sugatan sila. At ayokong mabuksan yung buto nila ganun. So, hindi ko alam kung ako lang yung ganun ha. Ayan, so ganito lang yung kailangan natin guys. Yung iba, tinatanggal pa itong nasa gitna pero parang wag na. Ayan, tikman natin. Ang tawang talaga guys. Tapos kahapon, namapa kami ng lokat ni Akar doon sa kapitbahay. Asahan nyo na ang mga pananim magiging matabang ng mga prutas at madali silang mahihinog kasi matubig na yung kanilang magiging lasa. So ayan guys, yung ating lokat, ganyan lang yung gagawin natin. At ipunin din natin yung mga buto kasi marami nang hihingi sa atin ng buto. Ito ibang variety, ito yung mga bilugan, so ihihiwalay natin to para madali nating malaman kung anong mga variety yung mauuwi natin na lokat na buto. Ayan. So ganyan lang gagawin natin. Babalatan muna natin siya bago natin siya tatanggalan ng buto. Sayang guys, napakadami ng lokat ngayon dito sa paligid namin at nagkalat talaga siya. So ito parang lamog na, baka hindi na natin to isama. Sa buto ko nanghihinayang. Hindi ako basta talaga nagtatapon ng buto guys. Nanghihinayang ako, promise. At tumatami. Kaya pala siya nangingitim kasi lamog na siya sa sobrang tamis. So ito guys yung ating tubig. Mga 2 cups ng asukal guys, naglagay tayo. Then mag-a-add lang tayo guys ng cinnamon powder. Ayan, konti lang. At 2 kutsara lang ng suka. So dito guys, hahayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Buto natin, nahugasan na rin natin at ang gagawin natin dyan ay papatuyin lang natin ng konti saka natin siya itatago. Ayan, pwede na tayo makapagpauwi ng ating mga buto. So, ito na guys yung mga lokat na tinanggalan natin ng buto at ng balat. At ang gagawin naman natin ngayon ay lalagay natin siya dito sa ating bote para mamaya ay bubus na lang natin yung ating syrup.
Hindi na ako mag-iinarte guys ha, kung nagkakamay ako. Kasi ako lang naman ang kakain yan. Hindi naman kayo. Hindi naman yung patatagalin na aabot ng isang taon. So, mga isang linggo lang siguro. Baka mga dalawang araw lang to, ubos na to sa akin. Kami, guys, hindi ako masyadong mahilig sa pickles na ganito. Kasi yung mga pickles dito sa Japan, guys, ay pang one day, two days lang. Hindi siya yung pang mataga. So, ang ginagawa natin, guys, hinihintay na lang natin tong ating syrup na lumapot siya ng konti. And, guys, after makalahati ng ating tubig, ang gagawin naman natin, ubos natin siya dito sa ating bote while mainit. Ayan. Para kung gusto lang ninyo magtagal at abutin ng ilang buwan o isang taon o dalawang taon, sampung taon, ang gawin nyo ay sterilize nyo lang yung bote and then kasama nyo siyang pakuluan. So wala na tayong mga video ng ganun, kaya ang gawin nyo ay guys, panoorin nyo si Lake Coyote dahil napakagaling niya talaga sa mga pagpipickles na katulad nito. Ayan. Tapos magte-testing tayo guys ng ating lokat. Ayan, meron tayong tinirang isa at hindi talaga to gano'ng katamisan, no? Dahil ako na nagsasabi niya sa inyo. Kaya nga ginawa ko siyang pickles kasi hindi siya masyadong matamis. So, ang gagawin lang natin ay babalatan lang natin siya. At yung kamay ng lola, yung hindi na pumuti-puti, puro dagta, nangitim na nangitim yung mga daliri natin. Ang buto niya guys, ganyang kalalaki. At madami tayong naipon na buto na siya nating papaut. At ang variety na ito, ito yung mga bilugan. Meron akong nakita na dito sa Japan na mga apat na variety. Yung doon sa kapitbahay namin, yung maliliit na parang oblong lang siya. And then, eto yung mga bilugan. And then, meron akong nakita na medyo medium size na parang pa-oblong siya. At merong mas malalaki akong nakita. So, ito na yung ating tester. Ang gagawin lang natin ay magpapatak tayo. Napakatubig talaga niya, guys. Tapos, guys, eto yung kanyang level ng tamis. Ayan, nasa 9 lang. Kaya hindi siya ganun katamisan. Kasi pag pumalo yan ng 10 pataas, yun yung sobrang tamis na niya. Pero yung sugar level niya, guys, mataas na yan. Kasi pag pumalo yan ng 8 to 9, may tamis na rin talaga siya. Pag 10, matamis na siya. Pag pumalo siya ng 13 to 15, sobrang tamis na niyan. Ayan, mataas na rin yung sugar level niya. Ayan. Lang tayo ng tubig. And then, kasama natin siyang papakuluan yan yung para ma-sterilize siya hanggang loob. At uurasan lang natin yan sa loob ng 30 minutes. So, ito na guys yung ating pinapakuluan na bote kung saan ay nilubog lang natin siya dito. At hindi natin siya matakpan kasi sobra siyang mahaba itong boteng ginamit natin. Kaya kagandahan kapag ka magkaganito kayo, dapat ang bote nyo ay yung kakasya dito sa kaldero para lubog na lubog talaga siya. Pero anyway, kasi pang 2 days lang yan guys, ubos yan sa akin dahil mahilig talaga ako sa mga prutas, lalo na kapag ka yung mga ganitong season ng mga prutas, ay naku, isang araw, dalawang araw lang yan, dire-diretso sa bunganga ko yan. So ayan guys, lumipas na yung after 40 minutes at iaahon na natin siya at hihintay lang natin siya lumamig bago natin siya titikman para makapag-dessert tayo katatapos lang natin kasi kumain ng kanin. So eto na guys yung ginawa nating lokat na kung saan ay nagkaning tayo at iisang piraso nga lang siya. Dahil sabi ko nga sa inyo, kaya hindi na ako nagseselan kung saglit lang natin siya napakuluan. At kung gusto niyo mapanood yung tamang pagkakaning o yung mas magagandang proseso, panoorin niyo si Le. Siya talaga yung expert sa mga ganito at pagdadry ng mga pagkain. So titikman na natin guys. Ayan. Ang bango. Amoy cinnamon. Napalamig na natin siya. So 5 oras na yung lumipas. At gusto ko rin matikman dahil sabi ko nga sa inyo, mahilig akong mag-dessert ng mga ganitong klaseng pagkain. Kaya lagi akong may beans at kaong, ayun, mahilig ako sa kaong. So, ito na guys, yung ating lokat na ginawa kanina at yung syrup natin kanina na malapot, ayan, nagtubig na din. Kasi, nung pinakuluan natin siya, umatas na rin yung lokat niya, kaya yung pinakasirup niya ay naging malabnaw. So, itadakimas guys. Bagay na bagay. At yung kaninang lokat natin na hindi masyadong matamis, tumamis na siya dahil nga sa ginawa natin syrup na saktong-sakto lang guys, hindi siya sobrang tamis. Pero yung syrup na ginawa natin kanina sobrang tamis, nung nilagay natin siya dito sa lokat at pinakuluan natin, kumatas yung lokat natin, kaya naging sakto lang yung tamis niya dahil nga hindi masyadong matamis yung lokat natin. Ang sarap niya. May pan-dessert na yung lola nyo at pwede natin siya ilagay din sa halo-halo kasi parang malapit siya sa lasa ng langka dahil nga may cinnamon siya. Ang sarap niya guys.